Hi guys, this is Miss J Vlog and welcome back to my channel. For today's video guys, nais kong i-share sa inyo yung pinaka worst na nangyari sa akin dito sa loob ng 1 month and 2-4 months ko dito sa Kuwait. So nais kong i-share sa inyo guys yung bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maiwasan, hindi pumasok sa isip ko na parang nagbigay sa akin ng trauma. Yung pinaka-worst na nangyari sa akin guys na hindi ko talaga makakalimutan hanggat nandito ako. So, if you're interested in this video, just keep on watching. So, ayun guys, nag-apply ako guys as a first-timer and direct hired papunta dito sa Kuwait. So, meron na akong amo bago ako nag-flight dito sa Kuwait. And sa pagdating ko dito sa Kuwait guys, is may nadatnan ako na Pilipina kasi siya yung magiging kasama ko dapat sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang kontrata ko kasi yun yung sinabi sa akin bago ako nag-decide din na mag-apply kasi first timer ako, may takot din ako at saka kaya ako nag-go at kaya ako nag-sign ng contract at saka pumayag ako na mag-apply kasi nga may kasama ako at hindi mahirap sa akin as a first timer. So, pagdating ko that time dito guys, is yung Pilipina is paalis na or may ticket na din siya na magbakasyon or may schedule na siya ng flight niya papuntang Pilipinas kasi may ticket na siya. So, after 1 week, ayun, dumating na flight niya na talaga. So, mag-isa na lang ako guys noon. So, sa time na yun na mag-isa ako guys, wala naman ako nakitang bad sides or wala naman ako may nakitang mga pangit na trato sa akin ng amo. Although guys, na nafe-feel ko pa nga yung time na yun, yung parang masasabi kong blessed ako at thankful na parang hindi ako mag-homesick. At saka napakaswerte ko kasi napunta ako sa amo na ganun. Wala akong masabi that time guys. So, nakalipas yung 1 week, 2 weeks, hanggang nakasahod na ako, guys. Nakasahod ako ng first month. Wala talaga, guys. Napaka pulido talaga ng pagsasama namin. Yung pagtrabaho ko sa kanila, parang normal lang na sa Pilipinas na walang homesick na nararamdaman. Ganun. So, mahigit na, guys, yung 1.5 months, parang may issue na naglilitaw-litaw. May issue na naglilitaw. Hindi ko na maalala guys kung 2 months na nga ba ako noon or 1.5 months. Hindi ko na maalala. Nung time na yun guys, basta mahigit na yun isang buwan yata, may lumitaw na issue na ibibigay daw ako pagdating ng Pinay, ibibigay daw ako sa relatives nila. Also, syempre, as a first timer, kung kayo sa kalagayan ko, pag malaman yung ganun, yung kwenta-kwenta. Pag marinig nyo yung ganun yung kwento, hindi ba kayo mapapanik? So, ako, natakot ako. Natakot ako kasi takot ako mag-isa that time. Takot talaga ako. Kasi, yung parang hindi pa ba ready, yung parang hindi ako ready kung sakali talaga mangyari sa akin yun. So, ayun na guys, yung thinking ko na baka totoo or baka ganun, baka imposible or posible nga ba talaga na baka ibibigay talaga ako doon pagdating ng dating katulong dito na Pinay. Dumating na yung point guys na kinonfronta ko yung amo kong babae kung totoo ang issue na ibibigay ako pagdating ng katulong nila, katulong nilang Pinay. So sabi niya, natanong pa nga siya guys no, sino daw yung nagsabi. So, sinabi ko naman totoo kung sino yung nagsabi, isang Pinay din ang nagsabi sa akin. Pero wala naman akong iniisip na baka mag-away-away or sinasadya ko para pagalitan din yung nagsabi. Wala guys, syempre first timer ako, natatakot ako, gusto ko lang talaga ng maliwanagan din ako at saka kaya ko kinumpronta kasi para maging panatag din ako at maging ready kung sakali talaga. So sabi ng amo ko una nang wala daw, hindi daw yun totoo, tapos hindi niya daw ako ibibigay kasi tinuring niya na daw akong isang kapatid. Ganun. Hinayaan ko lang siya. So, nakalipas na yung 2 buwan mahigit. Diyos ko, sinabihan niya na talaga ako. Siya na naman yung nagkumpronta sa akin yung amo ko. Sabi niya sa akin,
kung sakaling ibibigay kita, gusto mo ba doon sa uncle ko? Gusto mo ba doon sa friends ko? Gusto mo ba doon sa kapatid ko? Gusto mo ba doon sa amo ng bayaw mo, yung sister-in-law mo? Sabi ko, sinabi ko talaga agad-agad on the spot na ayaw kong mawalay dito kasi sa ang kontrata ko is kayo yung employer ko hanggang matapos ang 2 taon. Yun yung sinabi ko sa kanya. Tapos ang sabi niya lang sa akin, nang never mind kasi hindi naman daw niya ako ibibigay at saka nire-respeto niyo daw yung decision ko. Sabi ng ganun. Eh di pa natan na ako. Yung palapit na yung buwan na pabalik na yung Pilipina, guys, pow. Huh, grabe talaga, guys, ha? Grabe. Kasi on the spot, guys, na sinabihan ako na basta pala pabalik na yung Pilipina, guys, 3 months, mag 4 months na yata. On the spot talaga na sinabihan niya ako na mag-impake na ako kasi ibibigay daw ako doon sa kapatid niya, which is hindi ko naman talaga masisisi yung nagsabi dati sa akin or yung pinay na dapat magiging kasama ko siya sa bahay, hindi ko naman siya masisisi talaga kasi yung ano ko talaga, doon talaga ako nagalit sa amo. Ayun. So on the spot talaga na sinabihan niya ako, guys, na ibibigay niya ako doon sa amo, sa kapatid niya. Doon niya ako ibibigay. So yung pinakamasakit doon, guys, ibibigay niya ako doon sa kapatid niya, pero yung katulong ng kapatid niya is best friend ko pa. Napakagulo. So sinong first timer ang makakaramdam na parang basag na basag na hindi mo i-explain kasi doon ka pa ibibigay sa best friend mo pa. Tapos ang ending, guys, yung best friend ko is hindi niya alam na ibibigay siya kasi sinabihan ko naman siya, guys. Sinabihan ko naman siya nung una pa lang. Kaso talaga na totoong naniwala sa akin kasi nga hindi pa nagkumpronta yung amo niya, yung sa side niya, at hindi din siya kinumpronta ng amo ko kung sakaling totoo. So parang hindi pa siya totoong 100% naniwala sa akin. Ngayon, yung sa side din ng kaibigan ko, guys, na-shock din yun siya kasi binigay yung on the spot din siyang sinabihan, guys, na magligpit na siya, guys. Walang ano, guys, yung tipong bibigyan ka ba ng 1 month, 2 months na makapag-prepared ka ba? On the spot talaga, guys, na pinaligpit din siya kasi nga ako ibibigay dun sa magiging amo ng best friend ko, dun sa kapatid ng dapat amo ko talaga. At saka yung best friend ko is doon ibibigay sa relatives nila. So, grabe yung feelings ko nun, guys. Grabe yung iyak ko. Nagme-message, nag-chat kami ng best friend ko sa WhatsApp hanggang 3 p.m. Kasi parang hindi ko matanggap at parang ang labo, guys. Ang labo. Tapos, ay grabe, hindi ko ma-explain yung feelings ko noon kung ano ang mangyayari sa akin, ano mangyayari sa kanya pag malaman ng mga family namin, both side, na ganito ang nangyayari sa amin, baka sisihin ako, or sino baka may sisihan na mangyayari, parang ganun. Grabe yung takot ko noon, guys. So, dumating yung point na yun, nilipat na nga kami, nandun ako sa bahay ng amo ng best friend ko, tapos yung best friend ko is nandun din sa relatives ng mga amo namin. Ayun, nag-adjust kami, yung parang nag-adjust kami, syempre bago yung naging kasama namin, nag-adjust ako sa mga bata, tapos lahat-lahat, guys, nag-adjust, pero ang hirap mag-move on, na masyasyaka na lang at agad-agad, yung tipong hindi sila totoo at saka hindi nila nire-respeto yung magiging mararamdaman or magiging mafi-feel namin sa part na yun, nangyari nga yung palitan na hindi kami ready at pinaniwala kami na ganun yung kontrata, ganun yung usapan. Kaya ang hirap talaga, guys, yung time na yun, dun ko na-realize na ang hirap pala pag direct hard ka, tapos yung wala kang, parang hindi ka makakarek, parang hindi mo magawang magreklamo, parang ganun, parang ang gulo, guys. So nagpray na lang ako noon na masurvive namin, makaya ko din, para at least hanggang matapos yung kontrata, makauwi kami at malimutan namin yung mga bangungutan nangyari sa amin. So yung best friend ko dun, guys, is okay naman siya. Tapos ako, guys,
after nangyari yung mga palit-palitan, guys, about, after nun nangyari, guys, 4 months mahigit, pagdating ng Pinay, may problema na naman, guys. Kasi, bago ako umalis doon sa una kong amo, wala akong maleta. Ngayon, naghingi ako sa kanya, hindi, naghiram pala ako sa kanya ng maleta. Kasi yung maleta ko is nabasag doon sa airport pa lang. Wasak na wasak talaga, guys, ang maleta ko. May video ako noon, guys, na tinapon ko siya sa basuran kasi wasak na wasak talaga. So, nag-offer siya or nagsabi siya na may bibigay akong maleta sa'yo. Hintayin mo na lang yung amo mong lalaki, si sir, kasi sa kanya yon, tsaka hiningi ko naman yun sa kanya para ibigay sa iyo at deserve mo yun. Yun yung sabi sa akin. So, ayun guys, hinintay ko yung time na ibibigay niya yun sa akin kasi nga, ayaw niya din makita na yung mga gamit ko nakalagay sa garbage bag sa paglipat ko sa next na amo. So, ayun. Dumating yung time na andito na yung Pinay, guys. Nagsabi sa akin ang Pinay na hinahanap daw ng lalaki yung maleta niya. Tapos, ako parang naisip ko bakit hinanap sa akin? Hindi ko naman niya ninako. Tsaka alam naman nila yan na ibinigay sa akin kasi naghintay pa ako hanggang alas 12. Kasi ang lalaki hindi pa nung that time na yun, hindi pa na uwi. Sumama na naman yung loob ko kasi that time nang hinanap ng asawa niya yung maleta na ibinigay sa akin, yung amo kong babae dati is hindi man nag-react na sinabi. Hindi niya ba sinabi na binigay natin yun sa kanya, wag mo nang hanapin, wag mo nang kunin. Wala namang term o wala namang ano, wala namang sinabi na akin yun, binigay ko yun. Pero sa inyo guys, common sense sa inyo guys, common sense kasi andyan may conversation kami na sabi ng amo kong babae, hintayin mo na lang yung amo mong lalaki kasi may ibibigay kaming maleta sa'yo, kami. So hinintay pa namin at andyan man din ang lalaki na nakita na ibinigay sa akin. Siya pa ngayong nagpumili ng size ng maleta kasi pares guys, terno siya. Siya pa yung nagpili, bakit hinanap sa akin? Bakit hinanap? Common sense na lang yun guys. So, wala nang patumpik-tumpik pa, binalik ko agad. Kasi ayaw ko yung isipin nila ba na ayaw ko din mag-isip na kung ano, kaya hindi na ako nagdadalawang isip, binigay ko talaga. Tapos yung pangatlong na-encounter ko na naman na problema, pagkatapos nun sa maleta guys, after 1 week, after 8 days yata or 9 days, may problema na naman sa akin. Tumawag sa akin yung katulong na Pinay doon. Nasabi, kung hindi ko daw kukunin yung mga natira kong gamit doon, itatapon agad-agad ng amo niya sa basurahan. Yung amo niya is dapat yun talaga yung amo ko na nasa kontrata na nagbigay sa akin. Na walang respeto, walang kung ano-ano na respetuhin yung desisyon namin, wala. Siya yung nagsabi sa katulong doon na kapag hindi ko daw kinuha doon agad-agad or hindi ko pinadala ng Pilipinas, is ipapatapon niya sa katulong niya sa basurahan. Ngayon, grabe ang iyak ko guys, grabe ang iyak ko. Sabi ko, ano ba yung nangyari sa akin, Lord? Ano ba itong mga nangyayari sa akin? Sunod-sunod yung problema. Hindi pa nga ako naka-recover doon sa pinagpalit-palit kami. Hindi pa nga ako naka-recover doon sa hinanap na ng maleta at andito na naman, sabi ko ganun, ano ba to, sabi ko, tapos grabe yung iyak ko guys, hindi ko talaga mapigilan hanggang sa tumawag ako sa asawa ko kasi nag-share ako sa kanya ng ano ko guys, ng nangyari, sinare ko sa kanya na ganito, ganyan. So sabi ng asawa ko that time, kunin mo na lang at sabi mo sa amo mo na ganyan yung sinabi. Ngayon, Sinabi ko sa amo ko pagdating ng amo ko na kukunin ko kung pwede. Kasi guys, may natira pa akong gamit doon, which is yung mga gamit na yun, is pinamigay niya naman yun. Yung mga gamit na ipapakargo ko sana, kasi maraming gamit that time na itatapon sana, kaso ang bago pa, so hiningi ko sa kanya. At saka yung ibang gamit ko din, nandun pa natira, hindi kasya doon sa maleta. So, ayun, sinabi ko sa kanya. Tapos sabi ko, madam, ganyan-ganyan. Pag hindi daw kukunin yung gamit ko, is itatapon agad-agad sa basurahan. Umiyak ako sa amo ko, yung amo ko pangalawa. Sabi niya, hindi yan ganyan ang ugali ng kapatid ko. Hindi niya yan gagawin.
baka daw gumagawa lang ng kwento yung Pilipina, ang Pinay, ganun-ganun. Dininay nila. Tapos tinawagan niya. Tinawagan ng amo ko yung kapatid niya kung totoong sinabi. Ang sabi ng dati kong amo, yung nagsabi na ipapatapon, ang sabi niya, hindi daw siya nagsabi dun sa katulong. So naguguluhan ako kung sino nga ba yung gumawa ng kwento or sino nga ba sa kanilang dalawa, yung Pinay nga ba or yung amo, ang nag-e-invento or nag... hindi ko maintindihan kung ano yung ano sa kanila, kung inggit ba or hindi ko maintindihan, ganun. So that time, may ikinwento sa akin yung katulong na Pinay na alam daw ng anak noon niya, alam daw ng anak ng amo niya na nagsabi yung mama niya kasi nandun yung bata. So tinanong ko ang bata kung totoo. Sabi nga ng bata, oo, nagsabi daw yung ang mama niya na itatapon talaga. So, naisip ko na lahat-lahat pala, lahat ng ipinakita ko sa amo ko dati na mabuti, lahat concern ko, lahat yung pagmamahal ko sa kapamilya niya, sa anak niya, lahat ng trabaho na mabuti, lahat guys ng mabubuting gawain at saka respeto andyan guys, binuhos ko sa lahat talaga dyan sa amo niyan, sa una kong amo kasi nga parang napalapit na din ako sa kanya. Pero sa mga nangyayari, parang nagkaroon ako ng sama ng loob, parang nagsisisi ako kung bakit ko pa siya tinrato ng ganun, na parang tinrato ko siya na para kung totoo kong ina, totoo kong pamilya, kadugo ko. At the end of the time, ganun pala yung ugali niya. Yung pagkatapos niya akong gamitin sa bahay niya, oo, may sahod naman guys, pero yung sa part ko ba, napakasakit, yung napakasinungaling, napakabastos, paasa, walang isang salita, mga educated person, pero grabe magtrato guys sa katulong, ganun. Kaya doon ko na-realize guys, sa totoo lang, kahit anong bait pa ng mga amo nyo sa una guys, may bad side talaga yan sila guys. At yung bad side na yan guys, minsan yan pa yung nagbibigay sa atin ng trauma or trauma na hindi mawawala sa isip natin. Katulad ng sinabi ko ngayon guys, So 1 month and 5 months ko na nangyari nun sa akin sunod-sunod guys. Pasalamat lang ako na na-survive ko. Ang haba ng kwento ko guys, ang haba ng vlog ko. Sa totoo lang guys, yan talaga yung nangyari sa akin na hanggang ngayon. Ang sakit pa sa utak, ang sakit isipin na bakit nagawa niya sa akin yun. Sunod-sunod na problema. Tapos... ay, grabe guys, pero nakaya ko, nakaya din ang kaibigan ko, naging stable din yung trabaho niya doon, naging okay din. At the same time, ako din, naging okay din ako sa amo ko, pasalamat na lang ako kasi hindi ako sinasaktan, hindi ako napapagalitan. Thankful ako dito sa nalipatan kong bagong amo kasi wala naman naging problema. Doon lang talaga sa una guys, na sunod-sunod ang problema, na dumating pa talaga sa point guys na message pa ako na ibubok na lang kami ng ticket ng kaibigan ko kasi ayaw nila ng trouble. Grabe guys, grabe. Kasi kinukulit ko siya. Bakit mo kami ibibigay? Hindi mo ba naisip na mag-aawa yung pamilya namin kasi hindi alam ng pamilya namin na ipapalit-palit mo kami? Ganitong sitwasyon. Ganyan yung sinabi ko sa amo ko. Kasi concern talaga ako. Malaki ang concern at malaki ang respeto ko sa pamilya ng kaibigan ko. Kaya ako nagbunga nga din sa amo ko na bakit ibibigay, napakagulo, ganun. Ay siguro nainis siya, kaya yun, nagsabi na lang siya that time na ibubook niya na lang kami ng ticket pa uwi ng Pilipinas. So hinintay ko yung time na yon, hindi man nangyari, siguro nga kailangan din kami dito. So yun na lang, pasalamat na lang, nakasurvive din, nakaabot din ng 1 year at mahigit. Thank you Lord kasi patapos na yung kontrata, ilang buwan na lang. At least ito guys, naging lesson sa akin na ito yung mga nangyayari sa akin, part lang talaga to sa mga desisyon na biglaan, desisyon na hindi mo pinag-isipan ng ilang beses, desisyon na pinili ko kung bakit ako umalis, at desisyon na yun nga, desisyon na biglaan talaga.
So, yun guys, nakaya naman at masuggest ko lang guys sa mga first timer na nagbabalak mag-apply. Itong video na to guys ay hindi ko ginawa para panghinaan kayo ng loob. Itong video na to ay inishare ko sa inyo sa mga nangyari sa akin bilang first timer dito. So, kayo guys, huwag kayong mawalan ng pag-asa at ayun, sa pag-apply guys, sa pag-apply bilang DH guys or domestic helper or kadama guys, kailangan lang talaga ng tibay ng loob, tiwala sa sarili at lalo na sa Panginoon. So, masurvive natin at makakaya natin guys ang lahat-lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Challenge lang ito. So, ayun guys, nalampasan. So, napakahaba na guys ng aking video guys, no? So, grabe. First time ko itong nilabas sa social media yung mga kinaka-worst na nangyari sa akin na hanggang ngayon hindi na wala sa isip ko. Pero okay lang, survive na at naging okay na din. Yun, patuloy lang sa pagtatrabaho hanggang makatapos ng kontrata. So, yun guys, dito na nagtatapos ang ating vlog for today. Huwag mong kalimutang mag-like, share, and subscribe. At pindutin mo na din ang notification bell for more upcoming video. So, thank you for watching. Bye! No hate, spread the love!